Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Narito update natin sa magiging lagay na ating panahon. Ngayong araw nga, official po tayo nagdeklara ng pagtatapos ng habagat o yung southwest monsoon season natin. So, ibig sabihin po nito ay nasa transition period na tayo papunta dun sa tinatawag natin na amihan o northeast monsoon season. Kaya asahan po natin sa mga susunod na araw o sa susunod na buwan ang mas malamig na temperatura o mas malamig na panahon. At para po sa magiging lagay na ating panahon ngayong gabi, asahan natin na itong bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog dala na intertropical convergence zone. Samantalang dito sa Metro Manila, sa lalabing bahagi pa na ating bansa, generally magiging fair weather condition naman po yung ating magdamag. Ngunit maging handa pa rin po tayo sa posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan, lalo na po ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Wala tayong minomonitor na anumasama ng panahon o low pressure area na posible makaapekto sa ating bansa in the next 2 to 3 days. At para sa magiging lagay na ating panahon bukas, magandang balita pa rin sa ating mga kababayan dahil wala po tayong inaasahan na malawak ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. At generally, magiging maaliwalas na panahon nga po yung ating maranasan, lalo na ngayong umaga o bukas na umaga hanggang sa tanghali. Ngunit posible pa rin yung mga pag-ulan sa hapon at sa gabi dala ng mga localized thunderstorm. Temperature range natin sa Metro Manila bukas ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Baguio City ay mula 16 to 23 degrees. Samantala sa Lawag at sa Tagigaraw, maglalaro sa 32 degrees ang maximum temperature. Dumako na po tayo sa bahagi ng Legazpi City na kung saan 25 to 31 degrees sa agot ng temperatura. Ganon din sa bahagi ng Puerto Princesa at sa Kalayaan Islands naman 26 to 32 degrees Celsius. Dumako na po tayo sa bahagi ng Visayas at Mindanao na kung saan ay apektado pa rin sila ng intertropical convergence zone. Kaya sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, pati na rin sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula at sa Northern Mindanao, ay makakaranas po sila na maghapong makulimlim na panahon na may kasama po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan dala ng intertropical convergence zone. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas o sa may Central at Western Visayas, pati na rin dito sa may katimugang bahagi ng Mindanao, generally magiging fair weather condition naman po dyan, ngunit mataas po ang chance ng mga pag-ulan dala nga ng ITZZ. At ang temperature range natin sa bahagi ng Iloilo bukas ay mula 24 to 31 degrees Celsius, samantala sa bahagi ng Metro Cebu ay 25 to 31 degrees at 26 to 31 naman sa bahagi ng Tacloban City. Sa Cagayan de Oro, aabot lamang sa 30 degrees ang maximum temperature bukas, samantalang 31 degrees naman sa may Zamboanga at sa Metro Davao. Para naman sa kalagayan ng ating baybayang dagat, magandang balita sa ating mga kababayan na papalaot dahil wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi na ating karagatan, kaya malaya mga kapalaot yung ating mga kababayan, mga isda, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad dito sa ating bansa, dito po sa Metro Manila hanggang Linggo ay wala po tayong nakikita na sama ng panahon na posible makaapekto, kaya generally magiging maaliwalas po yung ating panahon. Ngunit sa mga lalabas po ng kanilang mga tahanan, huwag pa rin po kalimutan magdala ng payong dahil may mga posibilidad pa rin po tayo ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Sa Baguio City naman, generally fair weather condition din po yung ating nasaan in the next 3 days at maglalaro nga sa 16 to 24 degrees agwat ng temperatura. Sa Legazpi City hanggang Sabado, magiging maaliwalas po yung ating panahon dyan. Ngunit pagsapit ng Linggo, nakikita natin na mataas ang chance ng mga pag-ulan sa bahagi ng Legazpi City, na kung saan mula 25 to 32 degrees agwat ng temperatura in the next 3 days. Dumako na po tayo sa bahagi ng Metro Cebu na kung saan by Friday at Saturday dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ, magiging maghapong maulap po ang kalangitan dyan at may kalat-kalat na mga pag-ulan. Ngunit pagsapit ng Linggo, asahan na po natin ang improving weather condition sa bahagi ng Metro Cebu. At ang temperatura po natin sa bahagi ng Cebu ay maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius.
Sa Metro Davao naman, wala po tayong inaasahan dyan na malawak ang mga pag-ulan hanggang Sunday. Kaya generally magiging maaliwalas po ang panahon na ating inaasahan maliban sa mga pulupulong pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. 24 to 33 degrees agwat ng temperatura sa Metro Davao hanggang Sunday. At ang araw po natin dito sa Metro Manila ay lulubog sa 5:43 ng gabi at muli ito sisikat bukas ng 5:46 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay nating panahon, mangyaring i-like at i-follow kami sa aming Facebook at Twitter account sa DOST_PAGASA at bisitahin ang aming website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan muna latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito po si Anna Cloren Horda. Magandang hapon.